Ito po, yung butas po na to, tinresure to. Grabe. Ito daw yung pinaniniwalaan po mga tol, no, na malamang daw po ay mga opisyal ng mga Hapon yung nagtira dito during World War II. This is the most abandoned cave in the Philippines. You can find it in the Sursogon. At ang kwebang ito ay panahon pa ng Hapon at pinagawa ito ng mga sundalong Hapon sa mga sundalong Pilipino, kaya ito nabuo. At sa tagal na rin naman na panahon na naging abandonado ang kwebang ito, ay marami ng sabi-sabi na dito daw ay meron mga nilalang na mga nakatira na hindi natin nakikita. At meron din daw ditong mga naririnig na kakaibang boses na nanggagaling sa loob ng kuweba. At meron mga nakapagsabi na dito daw ay meron nakuhang ginto sa kuwebang ito. At hinukay daw ito ng gabi. Kaya tayo nandito ngayon upang explore at alamin ang buong katotohanan. Kaya sa videong ito ay samahan nyo ako upang tuklasin at alamin ang buong katotohanan sa kuwebang ito. So ito po mga tol yung daan, binabaybay po natin papuntang kuweba. Bali sobrang haba po ng nilakaran natin at kinatkat na lang po natin yung video. Kung mapapansin nyo po dito po, meron pong maraming mga bunot ng nyog. At ito pong gawi siguro na to ay ginawa pong koprahan. Napakarami po ditong mga punong nyog, no? At dito po tayo. Sobrang creepy na rin po ng place na to. At hindi na po halos makita yung mga paligid po ng daan sa sobrang sukal. So ayun mga tol, ito po yung tinuro sa atin na dito daw po nakapwesto yung kuweba na binahayan po ng mga Hapon during World War II. Mga tol, nandito na po tayo sa pasukan po sa entrance po ng kuweba. Kung mapapansin nyo po ay hindi na po halos makita yung pinakapasukan niya dahil sa sobrang taas po ng lupa sa banda doon at maliit na lamang po yung nakikita natin. So mga tol, bago po natin pasukin ang loob po ng kuweba ay kakausapin po natin ang nakakaalam po ng history ng lugar na ito at ng kuweba na ito na kasama po natin na nag-tour guide po sa atin. Ito po si Tatay. Atay, good day po. Tatanungin ko lamang po kayo kung ano po ba yung mga alam nyo sa history ng kuweba na ito. Ang alam po, wala pa siguro kami. Ah, wala pa rin po kayo noon nung hinukay po ito. Hinukay. Pero Hapon po ang may utos na hukayin o sila po naghukay? Hindi. Pilipino. Ah, Pilipino. Ano po yun, mga bihag po ng Hapon? Bihag yan. Utosan, bayaran. So mga tol, no, para malinaw po, yung mga Hapon po pala ay maraming bihag na Pilipino noong World War II. At mga kababayan po natin, mga Pilipino, ang naghukay daw po ng kuweba na ito na ginawa pong kampo ng mga Hapon. Isang bagay lang ang naiisip ko, kahit hindi man nagsasalita ang lugar na ito, pag andito ka ay mararamdaman mo ang kapayapaan na minsan nang ipinaglaban ng atin mga ninuno kapalit ang kanilang buhay. Mapapansin po natin na mula po sa paakyat na pataas ay bababa po tayo pababa para po makapasok tayo sa butas ng kuweba. At nauna na po dun si Tatay para tayo po i-guide. Ooh! Wow! Tay, mano-mano lang po itong hinukay, no? Eh di, ang tagal pong hinukay nito. Baka po halos ilang buwan din pong ginagawa, no? Ooh! Tay, napapansin ko, may mga butas. Natural na po. Naghahanap ng ginto. Tay, nabanggit po ng ibang mga tao dito na meron daw pong mga nag-treasure na daw dito. Mayroon, ha? Ito po, yung butas po na to, tin-treasure to. Taka na rin to. Hinukay lang po ng mga Pilipino to dito. Pilipino rin na nagbukay nito. Kumbaga, meron po silang
hinala na may ginto dito. Meron pong nakuha. Meron siguro. Kaya. Hindi po mawawalan sigurado. Ano? So ayan mga tol, no, hinukay. Kung mapapansin nyo po mga tol, no, may pinagbakasan po ng bareta dito sa gilid. Pero doon po sa baba, wala na pong tama ng mga bareta. Ibig sabihin, meron nakalagay doon na kudrado. Ayun po, oh, yung pailalim. Madidetect po ito kasi ng ano eh, ng may compass, no? Makikita po kung may ginto o wala. Madidetect. Kaya siguro hinuka ito, may na-detect. Oo. Baga pagdating dyan, na-detect nila. Saka po ito, mapapansin nyo po, halata pong may pinagkuhanan. Doon po sa baba, ano? Ayun, oh. Malaki po yung pinagkuhanan sa baba. Hindi po hinukay talaga yon. Ayun, oh. Pinagkuhanan po ng bagay. Ayun po, yung pailalim na yon. Oo. Hindi naman po hinukay yun, eh. Ibig sabihin, may nakuha doon. Hindi na malayo ng matagalig kung sino. Base po kay tatay na nagtutour guide sa atin mga tol, ay hindi daw po alam ng mga taga rito kung sino ang nagukay nito. Ay, malamang gabi po ginawa ito kaya hindi nakita yung mga gumawa. Hindi yan. Bali, ito po yung middle ng kuweba. Mapapansin po natin na sarado na po ang pinakadulo niya. Ito pong pinaghukayan po dito, doon po nilagay. Pero hindi naman tapos yun. Hindi, ah, dyan, kaya po dyan nilagay yung lupa. So may nakuha nga ditong ginto, ano. So mapapansin po natin na napakarami pong lupa na nakuha dito po sa pinaghukayan. Ayan, no. Tapos dito naman po, iba naman po ilabasan nito. Ayun pa, ganun po. So mga tol, may pasukan pa wala dito sa area na to at may ibang labasan daw po ito patungo sa labas ng kuweba. At yun po ang pupuntahan natin mamaya. Eto tay, wala na po ito. Ended na po ito. So titignan natin mga tol, no? Dahil ended na daw po ito, may mga butas po. Baka may cobra dito. Ooh, may mga paniki. So tara na mga tol. Ended na pala to. Buti po hindi pa po ito binabahayan ng mga ahas, ano? Pwede po tayong pumasok dito? Easy lang kay tatay sa pag-akyat pero mukhang ako mahihirapan mga tol, no? So ngayon, tara na po mga tol. Grabe! So yan mga tol, nakaakyat na po tayo sa taas ng kuweba. Maging sa mga gilid man po ng kuweba ay may mga hukay. At maging sa taas, no, may mga paniki. Diba na po yung lagusan dito sa kabila? Ba't mataas po ito? Hindi kaya may ginto pa yung loob nito? Mataas pa, ano? Pinagukayan. Mapapansin po natin na pagkadating po dito sa pinaka-side ay may likuan na po at ito na po ang palabas ng kuweba. Ano po ito, tay? Buhangin. Parang mataba na po yung lupa, ano? Parang sasinong pa yan dun. Opo. Oops, meron din dito. Ooh. Ah, hindi na po tinuloy, ano? Siguro po sa dami po ng mga sundalong Hapon ng World War II, kinailangan pa po nilang maggumawa ng extension para matulugan po iba nilang mga kasama, ano? Bali, ito po ginawa pong kampo tulugan, ano? Para wag po silang mabasa ng ulan o mainitan ng araw. Tapos nung dumating na po yung mga sundalong mga Amerikano, nung rumesbak po sila, di ba, nung Bataan Death March po, naitaboy na po yung mga Hapon, kanya-kanyang alis na po yung mga Hapon. Yung mga yaman po nila, kagaya po ng mga ginto, ay kung saan-saan na lang din po binaon. Kaya po hindi po mawawalan siguro dito sa kuweba na to, no? Meron pa pong ibang kuweba po ko dito, tay. Meron doon, parting kaso. Ah, malayo po. Hindi, malapit lang doon. Mm-hmm. Eh, dito po sa may kabila, yung sinasabi niyo po dito. Yung may katre. Mm-hmm. Puntahan natin, tay.
So mga tol, no, meron pa daw po pala tayong ibang papasukin na kuweba, yung may katre daw po, no. So mga tol, no, kung mapapansin nyo po ay sobrang sikip po ng labasan dito sa kabila at halos hindi po tayo kakasya. Kaya po gumapang na lang po tayo. Sa wakas po mga tol ay nakalabas na din po tayo sa pangalawa pong bukasan po o entrance po ng kuwebang ito. Na talaga naman po na makikita po sa video na napakasikip po, no. At sobrang dami pong mga lupa na tinambak po dito sa daan at hindi nga po natin akalain na okay pa po pala yung loob, pero sa labas po ay halos maging barado na. So ngayon pupunta naman po tayo mga tol sa kabila pong kuweba kung saan daw po ay pananiniwalaan na doon daw po nakatira ang mga pinuno o mga general po ng mga sundalong Hapon noon during World War II. Dito naman po tayo pupunta sa kabilang kuweba. Bali 3 butas pala yung kuweba dito. At buti nga po ay taga rito po si tatay na nag-a-assist po sa atin. At alam po niya ang mga pasikot-sikot sa lugar po na ito. Bago po pala natin mapuntahan yung kuweba ay marami po tayong mga madadaanan na mga bukuhan. May isa lang po yung may-ari nito, Tay. Iba yung may-ari nung sagawi doon. Opo. Ah, dalawa po. Grabe, sobrang ano na dito mga tol, oh. Nakikita ko na yung kuweba, yun, oh. Parang tagong-tago. Wow. Pangatlong butas na po mga tol ng kuweba ang papasukin natin at andito na po tayo sa bungad. Titinan po natin yung loob nito at pinaniniwalaan po na ito daw po yung tirahan ng mga sundalong Hapon ng mga general nung araw po na sila po ay nanakop sa atin pong bansang Pilipinas. Ang laking kuweba nito. Oops. Uy, malamig. Oh. Labang ahas dito. Eh bakit po may mga ano, parang siga ba? May nagpo- oh, yan ang ano. Ay, yung mga... Parang ganyan ay yung nakatira dyan sa pugad. Ah, nahuhuli po? Nahuhuli nila. Meron pong... Sinisiraban eh. Ano po? Sinisira po yung... Taas. Inuulan po nila panike. Mga pugad pa po ano. Ito pala yung katre ba to? Ito pala yung katre. Ito daw yung pinaniniwalaan po mga tol noon na malamang daw po ay mga opisyal ng mga Hapon yung nagtira dito during World War II. Tulugan po ano. Oo nga, kasya po yung dalawang tao dito. Ano? Kahit isang tao, kasya dito. Wala pa pong naguhukay nito tayo. No? Maaari din po, may ginto yung ilalim nito. Ala po, kasi parang... Pero hindi po natin masabi, ano. Wala pang naguhukay. Eh, hindi po hinukay, ano. No? Baka kaya may mataas yan yung ilalim niyan eh. Hindi natin alam mga tol, no? Sabi nga po nila, see is to believe, no mga tol? So hanggang dito lang po yung entrance po ng kuwebang ito. Oops, mga butas dito sa banda dito. Minsan yung mga napapanood ko eh, pagka po binagbag yung ganyan, maigita, napakaraming ginto eh. Yung wall, sa mga palabas po, no? Hindi rin malabo dito yun. Kung talagang marami ditong treasure na ibinaon ng mga Hapon noon. Pero buti po hindi pa po binabahayan to ng mga trap spirit, no? Multo, ano? Wala naman po tayo kayong nabalitaan dito mga nagpapakita. Wala po. So ayun na. Opo. Boses.
minsan po maririnig kang boses na hindi mo alam kung saan ang galing po. So ayan mga tol, no, sabi po ni tatay ay may na-experience din daw po sila dito na kakaiba minsan na boses na hindi mo alam kung saan ang gagaling, no. Sa tagal na pong panahon nito ay hindi po talaga natin pwedeng baliwalain na o sabihin na wala pong nakatira dito na hindi natin nakikita. So ngayon mga tol, no, lalabas na po tayo.